Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver. Ang mission ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 268 na po. Patuloy po nating alamin ng mga nasusulat tungkol sa ating Panginoon. Samahan niyo muli ako at kapitbisig tayo as we continue the journey to finish the Bible in a year. Itutuloy na po natin ang mga kwento at mga dokumentadong propesya ng propetang si Isaiah. Tara na at basahin na po natin ang chapter 45 verses 11 to 25, chapter 46, 47 at 48 verses 1 to 11. Maikli lang po ito, kaya tara na, let's go! Ito pa ang sinasabi ng Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel na lumikha sa Kanya. Nagre-reklamo ba kayo sa mga ginagawa ko? Inuutusan niyo ba ako sa mga dapat kong gawin? Ako ang gumawa ng mundo at ng lahat ng naninirahan dito. Ang mga kamay ko ang nagladlad ng langit at ako ang nag-utos sa araw, buwan at mga bituin na lumabas. Ako ang tumawag kay Cyrus para isagawa ang aking layunin. Gagawin kong tama ang lahat ng pamamaraan niya. Itatayo niya muli ang aking lungsod at palalayain niya ang mga mamamayan kong binihag. Gagawin niya ito dahil sa binigyan ko siya ng suhol o regalo. Ako, ang Panginoong makapangyarihan, ang nagsasabi nito. Sinabi ng Panginoon sa Israel, masasakop mo ang mga taga-Ehipto, ang mga taga-Ethiopia at ang mga taga-Sabea na ang mga lalaki ay matatangkad. Paparito sila sa iyo na dala ang kanilang mga kayamanan at mga ani. Sila'y magiging mga bihag mo. Luluhod sila sa iyo at magsasabi, ang Diyos ay totoong kasama mo at wala nang ibang Diyos. O Diyos at tagapagligtas ng Israel, hindi niyo ipinapakita ang inyong sarili. Mapapahiya ang lahat ng gumagawa ng mga ribultong Diyos-Diyosan. Pero ang Israel ay ililigtas niyo, Panginoon. At ang kaligtasan nila ay walang hanggan. Hindi na sila mapapahiya kahit kailan. Kayo, Panginoon ng Diyos, kayo ang lumikha ng langit at ng mundo. Hindi nyo ginawa ang mundo ng walang nabubuhay. Ginawa nyo ito para matirhan. Sinabi nyo, ako ang Panginoon at wala nang iba pa. Hindi ako nagsalita ng lihim ng walang nakakaalam. Hindi ko sinasabi sa mga lahi ni Jacob na dumulog sila sa akin na wala naman silang matatanggap sa akin. Ako ang Panginoon. Nagsasalita ako ng katotohanan. Sinasabi ko kung ano ang dapat. Sinabi pa ng Panginoon, magtipon kayong lahat at lumapit sa akin, kayong mga tumakas mula sa mga bansa. Walang alam ang mga nagdadala ng mga Diyos-Diyosan nilang kahoy. Nananalangin sila sa mga Diyos-Diyosan ito na hindi naman makapagliligtas sa kanila. Isang guni nyo sa isa't isa at ihayag ang inyong usapin. Sino ang humula noon tungkol sa mga bagay na mangyayari? Hindi ba't ako ang Panginoon? Wala nang ibang Diyos. Ako lang ang Diyos na matuwid at tagapagligtas. Lumapit kayo sa akin para maligtas kayo, kayong lahat sa buong mundo, sapagkat ako ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba pa. Sumusumpa ako sa aking sarili at ang mga sinabi ko'y hindi na mababago. Ang lahat ay luluhod sa akin at sila'y mga ngakong magiging tapat sa akin. Sasabihin nila, tanging sa tulong lamang ng Panginoon ang tao'y magkakaroon ng lakas at tagumpay na may katuwiran. Ang lahat ng napubuot sa Panginoon ay lalapit sa Kanya at mapapahiya. Sa tulong ng Panginoon, ang lahat ng lahi ng Israel ay makakaranas ng tagumpay na may katuwiran at magpupuri sila sa Kanya. Ang mga Diyos-Diyosan ng Babilonya na sina Bel at Nebo ay nakahiga habang kinakarga sa mga karwahe na hinihila ng mga asno. Mabibigat sila, karga ng mga pagod na hayop. Nakahiga nga sila at hindi nila kayang iligtas ang kumakarga sa kanila. Kaya pati sila ay nabihag. Makinig kayo sa akin, mga lahi ni Jacob, kayong mga natirang mga mamamayan ng Israel. Inalagaan ko kayo mula nang kayo'y ipinanganak. Aalagaan ko kayo hanggang sa tumanda at pumuti ang inyong buhok. Nilikha ko kayo kaya kayo'y aalagaan ko. Tutulungan ko kayo at ililigtas. Kanino ninyo ako maihahalin tulad? Meron bang katulad ko?
ang ibang mga tao ay naglalabas ng kanilang ginto o pilak at inuupahan nila ang platero para iyon ay gawing ribulto at pagkatapos ay kanilang luluhuran at sasambahin. Pinapasa nila ito at inilalagay sa kanyang lalagyan at nananatili ito roon dahil hindi naman ito makakakilos. Kung may mananalangin sa kanya, hindi siya makakasagot at hindi makakatulong sa panahon ng kaguluhan. Kayong mga rebelde, tandaan ninyo ito at itanim sa inyong mga isip. Alalahanin ninyo ang aking mga ginawa noon unang panahon. Ako lang ang Diyos at wala nang iba pang katulad ko. Sa simula pa lang, sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang aking mga inihayag ay magaganap. At gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Tatawag ako ng isang tao mula sa silangan sa malayong lugar at siya ang magsasagawa ng aking mga plano. Maitutulad ko siya sa isang ibong mandaragit. Isasagawa ko ang aking mga sinabi at plinano. Makinig kayo sa akin, kayong matitigas ang ulo. Hindi ninyo mararanasan ang tagumpay at katuwiran. Hindi magtatagal, ibibigay ko na ang tagumpay at katuwiran sa Jerusalem. Malapit ko na itong iligtas. Pararangalan ko ang Israel. Sinabi ng Panginoon, Babylonia, mauupo ka sa lupa, mauupo ka ng walang trono. Ikaw na parang birheng pihikan at mahinhin noon pero hindi na ngayon. Isa ka nang alipin ngayon, kaya kumuha ka ng mga batong gilingan at maggiling ka na ng trigo. Alisin mo na ang belo mo at itaas ang damit mo para makita ang iyong hita habang tumatawid ka sa ilog. Lalabas ang iyong kahubaran at mapapahiya ka. Maghihiganti ako sa iyo at hindi kita kaaawaan. Ang ating tagapagligtas na ang pangalan ay Panginoong Makapangyarihan ay ang banal na Diyos ng Israel. Sinabi ng Panginoon, Babylonia, maupo ka ng tahimik doon sa dilim. Hindi ka natatawaging reyna ng mga kaharian. Nagalit ako sa iyong mga mamamayan at itinakwil ko sila. Kaya ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay at hindi mo na sila kinaawaan. Pati ang matatanda ay iyong pinagmalupitan. Sinasabi mong ang iyong pagiging reyna ay walang katapusan. Pero hindi mo inisip ang iyong mga ginawa at kung ano ang maidudulot nito sa iyo sa huli. Kaya pakinggan mo ito. Ikaw na mahilig sa kalayawan at nag-aakalang ligtas. Sinasabi mo pa sa iyong sarili na ikaw ang Diyos at wala nang iba pa. Inakala mo ring hindi ka mababalo o mawawala ng mga anak. Pero bigla itong mangyayari sa iyo. Mababalo ka at mawawala ng mga anak. Talagang mangyayari ito sa iyo kahit marami ka pang alam na mahika o panggagaway. Naniniwala kang hindi ka mapapahamak sa paggawa mo ng mga kasalanan. Dahil inakala mong walang nakakakita sa iyo. Inililigaw ka ng iyong karunungan at kaalaman at iyon din ang dahilan kung bakit sinasabi mong ikaw ang Diyos at wala nang iba pa. Kung kaya darating sa iyo ang kapahamakan at hindi mo malalaman kung papaano mo iyon mailalayo sa pamamagitan ng iyong mahika. Darating din sa iyo ang salot na hindi mo mababayaran para tumigil. Biglang darating sa iyo ang pagkawasak na hindi mo akalaing mangyayari. Sige, ipagpatuloy mo ang iyong mga mahika at mga pangkukulam na iyong ginagawa mula noong bata ka pa. Baka sakaling magtagumpay ka o baka sakaling matakot sa iyo ang mga kaaway mo. Pagod ka na sa marami mong mga pakana. Magpatulong ka sa iyong mga tao na nag-aaral tungkol sa mga bituin at nanguhula bawat buwan tungkol sa mga mangyayari sa iyo. Ang totoo, para silang mga dayaming madaling masunog, ni hindi nga nila mailigtas ang kanilang sarili sa apoy at ang apoy na ito ay hindi tulad ng pangkaraniwang init kundi talagang napakainit. Ano ngayon ang magagawa ng mga taong hinihingan mo ng payo mula ng bata ka pa? Ang bawat isa sa kanila ay naligaw ng landas at hindi makakapagligtas sa iyo. Makinig kayo, mga lahi ni Jacob, kayong tinatawag na Israel, na nagmula sa lahi ni Juda. Sumusumpa kayo sa pangalan ng Panginoon at tumatawag sa Diyos ng Israel. Pero pakunwari lang pala dahil hindi naman matuwid ang iyong pamumuhay. Sinasabi pa ninyong kayo'y mga mamamayan ng banal na lungsod at nagtitiwala kayo sa Diyos ng Israel na ang pangalan ay Panginoong Makapangyarihan.
Sinabi niya sa inyo, sinabi ko na noon pa kung ano ang mangyayari sa hinaharap at ito'y aking isinakatuparan. Alam ko kung gaano katigas ang iyong ulo. Ang inyong leeg ay kasintigas ng bakal at ang inyong noo ay kasintigas ng tanso. Kaya sinasabi ko na agad sa inyo ang aking gagawin. Nung hindi pa ito nangyayari, sinabi ko na ito sa inyo para hindi ninyo masabing ang inyong mga ribultong Diyos-Diyosan na gawa sa kahoy at bakal ang siyang humula at nagsagawa nito. Narinig ninyo ang aking mga propesiya at nakita ninyo ang katuparan ng mga ito pero ayaw ninyong tanggapin na ako ang gumawa nito. Mula ngayon, sasabihin ko sa inyo ang mga bagong bagay na hindi ko pa ipinahayag sa inyo. Hindi pa ninyo ito alam. Ngayon ko pa lamang ito gagawin para hindi ninyo masabing ito'y alam na ninyo. Hindi ninyo napakinggan o naunawaan ang mga bagay na ito dahil mula pa noon nagbibingi-bingihan na kayo. Alam ko ang inyong kataksilan dahil mula pa noon kayo isinilang mga rebelde na kayo. Alang-alang sa karangalan ko, pinigilan ko ang aking galit sa inyo para hindi kayo malipon. Lilinisin ko kayo, pero hindi katulad ng paglilinis sa pilak dahil lilinisin ko kayo sa pamamagitan ng paghihirap. Gagawin ko ito para sa aking karangalan. Hindi ako papayag na ako ay mapahiya at ang mga Diyos-Diyosan ay mapaparangalan. Babasahin na po natin ang katuloy ng ating pagbabasa sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Ngayon naman, babasahin natin ang kalahati ng chapter 4. Ito ay ang verses 1-16. Bilang isang bilanggo, dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Maging mahinahon kayo, mapagkumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa ninyo mula sa banal na espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na espiritu at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin ng tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisa ang Diyos natin at Siya ang Ama nating lahat. Nag-ahari Siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. Ngunit kahit bahagi tayo ng iisang katawan, binigyan ng bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais ibigay ni Kristo. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag at binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. Ngayon, ano ang kahulugan ng umakyat siya sa langit? Ang ibig sabihin nito ay bumaba muna siya rito sa lupa. At siya na bumaba rito sa lupa ang siya ring umakyat sa kataas-taasang langit para maging lubos ang kapangyarihan niya sa lahat ng bagay. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mga ngaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Sa ganitong paraan, maabot natin lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang sa maging katulad tayo ni Kristo. At kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip na nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilin lang na ang hangad ay dalhin ng mga tao sa kamalian. Sa halip, mananatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig upang ang lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. At sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-uugnay-ugnay at ang bawat isa'y nagtutulungan. At sa pagganap ng bawat isa sa kani-kanilang tungkulin ng may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. Naumpisahan po natin kahapon ang chapter 24 sa Kawikaan at itutuloy po natin sa araw na ito bilang pangwakas. Babasahin natin
ang chapter 24 verses 3 and 4. Sa pamamagitan ng karunungan, maitatayo mo at mapapaunlad ang iyong tahanan. Mapupuno rin ito ng mahahalagang kayamanan. Muli na naman po nating natapos ang isa pang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga katanungan, prayer request, or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Salamat po muli sa pahintulot po ang ating Diyos na siyang pinaka makapangyarihan sa lahat. Nandito muli ako bukas at sana'y samahan niyo muli ako. Bye!